Hello mga dakoy, welcome back sa ating panibagong vlog. So ngayon maggawa tayo ng turmeric tea. So ito na, lilinisan na natin mga dakoy. Pagkatapos nito, ipapagiling natin to para mabilis. So andito na tayo mga kadakoy sa gilingan. Pinapagiling na natin. Yung pinapagiling pala natin mga kadakoy ay 5 kilo na duwaw kung sa Tagalog. Kung sa English, turmeric. Yan, ito yung laging binibili sa palengke. Ihahalo ng mga pakulay na pagkain. Yan. So itong gilingan na to mga kadakoy, pwede rin to sa kasaba at saka sa kamuti. Para ka lang nagpakayod ng niyog nito. Ganun kadali o kabilis gilingin. Yun nga lang mga kadakoy, pagka turmeric ang ipapagiling mo ay 20 pesos ang isang kilo. So bali 100 pesos ang inaabot natin mga kadakoy dahil 5 kilo ang ating pinapagiling. So yun po mga kadakoy, oh, durog na po siya. Ayan, kitang-kita naman natin. Ayan o. So durog na durog. So ito na yung pipigaan natin pagkatapos magiling. So dito na tayo mga kadakoy. Pinipigaan na natin. Yan yung pinapagiling natin dito sa laman ng balde. Ayan, pipigaan na natin. Yan o, no, yung katas. So mapapansin nyo dito kung ikumpara sa luya, luyang manghang, mas makunti ang katas nito sa luyang dilaw kaysa dun sa ginger, sa luya. Ayan. So gamit lang tayo ng knit bag para hindi ma sira yung pinakaano natin, pigaan. So ayan, pigaan natin ng maigi mga kadakoy kaya sayang yung katas. Kunti lang kasi ang katas dito sa turmeric mga kadakoy. So hindi tayo talagang pigaan natin ng maayos mga kadakoy. At kunti lang din natin ilagay para mapiga talaga. Mapitpit na ang maayos sa ating knit. Yun nga lang, medyo masakit yung pagpiga sa kamay kasi matalas yung knit na ginagamit natin. Pero ito yung pinaka the best para sa amin mga kadakoy. Dahil ito na yung ginagawa naming pigaan talaga. So ayan. Yan, dito natin nilalagay yung sapal, kung tawagin sapal. So itong sapal natin mga kadakoy, magagamit din to sa pampataba sa lupa o pampaano sa halaman o sa mga tanim nyo, pwede nyo yan ilagay kasi fertilizer din yan mga kadakoy. Ayan, pipiga pa rin tayo mga kadakoy. Hinga lang yung kamay mo dito mga kadakoy, talagang kukulayan talaga, ang tagal mawala. So sa mga gustong gumawa nito, kung mayroon kayong gloves mas maganda para hindi magka-dilaw-dilaw yung kamay nyo. Pero kung wala, okay lang. So ito na yung asukal natin mga kadakoy sa 5 kilo. 1 kilo at 1/4 lang yung ano natin, halo. So babaan natin ng husto yung asukal para hindi matamis ang ating turmeric tea. So dito na, ayan na. Hahalo na natin yung asukal. So 1 kilo at 1/4 sa 5 kilong turmeric o duwaw kung sa Tagalog. Ayan na. Pagkatapos na ito mga kadakoy, hahaluin lang natin ng maigi hanggang malusaw yung asukal. Yan. Alam nyo ba bakit mga kadakoy kung dito natin hinahalo, hindi natin dinidiretso sa kawali? Dahil ang asukal mga kadakoy ay hindi natin nasisiguro kung malinis o madumi. Pero karamihan sa among besa mong experience mga kadakoy, madumi talaga ang asukal kaya dito namin hinahalo sa planggana. Maraming itim to. Maraming mga dumi talaga.
Pagkatapos nito, malusaw yung asukal at mahalo ng maigi dito sa katas ng luyang dilaw. Sasalain naman natin to gamit yung salaan na pinong-pino na hindi makalusot yung mga sapal at mga dumi. Ayan. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung salaan na talagang pinong-pino. So, unang sala muna ito. Ayan, sasalain muna natin ng unang sala. So, kung mapapansin nyo, itim yung sinasalaan natin para magkaiba naman yung isa sa brown, para makikita nyo na hindi lang isang bisis sinasala natin. Ayan, punuan. Dagdagan pa natin. Medyo konti pa. Ayan. Ayan. So, kung makikita natin dito, mga kadakoy, maraming sapal. Maraming sapal pa. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Tututok natin. So, dito, alugin lang natin to dahil sayang yung katas. Ayan. O, diba? Ang dami sapal pa, mga kadakoy. So, ayan. Pangalawang sala na ito. Kung mapapansin nyo, kanina, maitim na nalalagyan yung pinagsalaan natin. So, ito, ang itim na lalagyan, sinali na naman natin sa silver na paglalagyan. So, ito naman pangalawa. Dahil dalawang ano to, lalagyan. Ayan. Kung makikita natin, marami talagang sapal. So, tingnan nyo yung maigi yung planggana, mga kadakoy, sa pinaghaluan na asukal. Ang daming dumi. So, dito naman natin yung silver na ano, isasala naman natin ulit. Bali, pangatlong bisis natin sinasala, mga kadakoy, bago makarating sa kawali. So, ganito yung paggawa ng talagang tama. Wala kang makitang mga sapal na dahil tatlong bisis natin sinasala. Ayan. Pinong-pino to, mga kadakoy, yung salaan natin. Ayan, ganito. So, pagkatapos nito, hahaluin natin ng sandok para hindi dumikit yung enzyme sa ano natin, sa dagta natin ng duwaw o luyang dilaw. So, haluin lang natin. Ayan. Pagkatapos nito, sindihan natin yung kalan. Kasi kalan yung ginagamit namin, mga kadakoy, para makontrol namin yung apoy. Sa mga gustong gumawa ng turmeric tea o luyang dilaw, pwede naman kahoy. Nasa sa inyo naman kung kahoy o kalan yung gamit nyo. Pero pag sa kahoy, kontrolin nyo lang yung apoy. Hindi kagaya sa kalan na nasa sa inyo kung gaano kalakas yung apoy. Pero para sa amin, pag umpisa pa lang, itutodo namin yung apoy para mabilis kumulo yung ano natin, ginagawa nating luyang dilaw, yung turmeric tea. Ayan. Hahalo-haloin lang natin to, mga kadakoy. Minuto-minuto para hindi siya dumikit sa ilalim dahil ito, napakasilan itong gawin. Mabilis tong dumikit sa ilalim. So, haluin lang natin ng maigi, mga kadakoy. Huwag natin tigilan ng paghalo kasi dumidikit yung ano natin, luyang dilaw pagka hindi mo mahalo ng maayos. Pagka ganito na ang kulo, kailangan na talagang huwag nang tantanan sa paghalo. Tuloy-tuloy ang halo, mga kadakoy. So, ito yung mga ano, mga kadakoy, pagka ito yung portion na ganito na, hinaan na ng apoy. Dahil kanina, malakas yung apoy natin dahil umpisa pa lang. Pero pag ganito nakakulo, yung bulang-bula na siya, hinaan mo na dahil may tendency na masunog siya. Baka mapalpak yung gawa nyo. Kaya hinaan nyo na mga kalahati.
kung nakasagad, ikalahati nyo muna. Ayan. Kung mapapansin nyo, kumukulo na. Wag nating tigilan sa kakahalo. Although nakakangalay ito makadakoy, pero kung interesado kayo, gawin nyo na talaga. Huwag nyong hayaang nakatambay yung ano natin. Kailangan haluin lang ng haluin, mga kadakoy. Ayan. So yung ginagawa pala natin sa mga gustong gumaya o gustong gumawa, sa mga bago pa na gustong gumawa o mag-experience kung paano gawin ang turmeric tea, wala tayong halong tubig dito, mga kadakoy. Kung gaano kadami lang yung katas ng napiga natin sa 5 kilo na pinapagiling natin na luyang dilaw, yun lang din yung hahaluan natin ng 1 kilo at 1/4. Para sa amin, ano na yun, pinakasagad na yun. Kasi pagka sobrang konti lang din yung asukal, baka hindi natin mabuo yung ano natin, turmeric tea. Hindi natin mapapowder. So, ganito nakahina yung apoy, mga kadakoy, oh. Ayan, kung mapapansin nyo, mahina na dahil kulong-kulo na siya, mga kadakoy. Kulong-kulo na siya. Kung mapapansin nyo, parang dark na siya. Hindi na siya kulay dilaw. So, ito yung palatandaan na malapit na siya. Dark na siya, mga kadakoy. So, haluin lang natin ng maigi. Ang importante dito, sa gitna. Kailangan hindi siya matambayan ng ilang minuto. Kailangan mahalo talaga siya ng maayos, mga kadakoy. So sa mga sigilid-gilid din, kakayorin din natin para hindi siya masunog. Ayan. So ayan, bulang-bula na. Kung mapapansin nyo, bulang-bula na, mga kadakoy. Ayan, haluin natin ng maigi. So ganito lang. Halo lang ng halo. Para ka lang naggawa ng ano nito, kalamay. Ayan. Pag malaking bula, mga kadakoy, malapit na yan. Malapit na to, oh. Kung mapapansin nyo, bula na halos lahat. Ayan. Hindi natin to kinakat, mga kadakoy, para makikita nyo talaga kung paano talaga gumawa ng turmeric tea. Sa mga mag-comment dyan, comment lang kayo. Para re-replyan namin kayo kung paano gawin. Pero ito, siguro masusundan nyo ng maigi ito kasi walang kato, mga kadakoy. Talagang pinupokus namin yung kamera para makikita nyo kung paano siya nag-iba, paano siya magiging powder. Ayan. So dahil nakakapagtaka kung bakit ito napapowder, panoorin nyo hanggang dulo, mga kadakoy, kung paano siya mapowder. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa amin, baka naman, pagbigyan nyo naman kami, subscribe nyo naman kami, mga kadakoy. At kung natuwa kayo, mag-comment kayo, mag-like, at huwag kalimutang i-share ang video na ito. Ayan, mga kadakoy. Ayan. So, malapit na ito. Makikita nyo naman na talagang dark na siya. Ayan. Huwag na kayong kukurap, mga kadakoy. Malapit na ito. Ayan, malapit na ito, mga kadakoy. Ano na siya, parang kalamay na siya. Malagkit na. So, pag ganito na portion na, mga kadakoy, napakahirap na haluin. Nakakangalay na to. Mabigat na to sa paghalo. Kaya kailangan talaga matibay-tibay yung kamay nyo. Kaya kami, gumamit lang kami ng sandok na magaan. Kasi pag gumamit tayo ng sandok na mabigat, baka hindi kayo makapagbuo ng powder. Kasi masusunog, hindi nyo mahabol. So, ito na, haunin na natin, ilagay natin dun sa lamisa, tapos kailangan may ano lang kayo sa ilalim, may patungan, ayan. So bilisan natin, pag ganito na portion, mga kadakoy, bilisan na natin pagkakalkal, kayo rin natin ng maayos. Kasi pag ilang minuto lang to, tigas na ito. Dito, karamihan na gumagawa sa mga ganitong gawain, paano gumawa ng
loyang dilaw na magiging powder, dito talaga nagkakaproblema pagdurog. Ito na yung portion talaga na hindi mo na basta-bastang pahingahan. Ayan, durugin ng mabilisan to mga dakoy, kasi napakabilis to tumigas. Once na mahanginan ito ng mahanginan ng ilang mga minuto, wala na to, tigas na ito. Kailangan bago mahanginan, madurog muna ng maigi. Kaya kami, dalawa kami talagang gumagawa nito para mahabol namin yung paglamig. Kasi pag lumamig to, matigas na, hindi mo na mahabol, wala na, hirap na talaga durugin. So mangyayari, magiging islagan. Hindi na magiging powder, konti lang yung powder nyo magawa. So kaya kami, dalawa kaming naggawa para mahabol namin. Yan. Mas maganda kung magtulungan kayo pag kayo ang gumawa. Pero kung kayo lang naman mag-isa, bilisan nyo lang para mahabol pagdurog. Ayan. So napakainit pa ito mga kadakoy, pero kailangan pa ito nating durugin ng maayos. Kasi pagka hindi ito madurog maayos, tigas na naman. Hindi mo magiging powder. Ayan. So malapit na ito mga kadakoy. Konting tiis na lang. Ayan. Konti na lang. Anuhin natin, haluin lang ng haluin, durugin ng durugin, haluin ng haluin. Kung mapapansin nyo, yung singaw ng natin, niluluto, yan, yung magiging powder na turmeric tea, umuusok pa. Ayan, paanuhin muna natin. Palamigin natin ng mga ilang minuto. Ayan mga kadakoy, durugin ng durugin natin ng maigi. Hanggat kaya pa durugin mga kadakoy, durugin natin. Yan. So durugin ang durugin natin para mapulbo siya. Ayan na, pulbos na talaga . Pero durugin pa rin natin. Hanggat may makikita pa tayong mga buo-buo dyan, durugin pa rin natin. Sayang din yan . Ayan, durugin natin. Durugin ang durugin natin. Hanggat mainit pa, durugin natin. Ayan. Durugin pa natin mga kadakoy. So pagkatapos nito, palamigin natin ng mga ilang minuto. Ayan na, sasala. Ano na natin? Agagin na natin mga kadakoy. Ayan. So ganito lang yung pag-agag. So gumamit tayo ng agaga na pinong din yung butas. Ayan. So ito yung powder na . Ayan. Ayan, di ba? Agagin lang natin. Ayan. So para ka lang nag-agag ng buhangin ito sa mga nagko-construction dyan. Marunong dyan mag-agag. So, ayan. Ayan. So, agagin lang natin ng agagin. Ubusin natin sa kakaagag. Ayan. Di ba? Pinong-pino. Ayan. Meron pa. Ito, pwede rin yan durugin kung gusto nyo. Pero palambutin nyo muna yon mga kadakoy, kasi matigas na yan pag lumamig. So, palamigin nyo muna, paanohin nyo muna yun, patagalin mga ilang araw, lalambot din yun . Para durugin din. So yun mga kadakoy, ubusin natin ng maigi. Ayan na, ito na yung powder. Ayan na yung powder mga kadakoy. At hanggang dito na lang mga kadakoy. Salamat sa panonood. Thank you for watching mga kadakoy. Bye bye.